So very excited ako sa in-order natin nung 10-10. Ang bilis na dumating, 2 days na dumating na itong in-order natin na. Wondering how to make a play all night, looking your way from out of sight, thinking I should ask if you're doing alright. You weren't easy, so hard to. Hi guys, welcome back to my channel. Kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. So another tech unboxing ulit tayo ngayon. Okay, so bago ko sabihin kung ano tong in-order natin, matagal ko siyang pinag-isipan. Sasabihin ko talaga na kailangan talaga natin siya sa mga vlogging natin. And gusto ko din palang magpasalamat sa lahat ng mga supporters natin, followers natin, sa ating Facebook page, sa TikTok page natin, at sa YouTube page natin. So thank you guys sa lahat ng support na binibigay nyo sa atin. Okay, so first i-unbox muna natin tong maliit na to. Okay, so sa K&F natin to in order. Alam niyo na siguro kung ano yung nandito sa malaking box na to pag pinakita ko kung anong laman nito. So, ito yung first na i-unbox natin, guys. Okay, so ND filter siya para tama kayo, guys, sa lens na binili natin, okay? So, very excited talaga ako dito sa lens natin na to kasi magagamit natin siya sa pag-vlog natin sa labas kasi ang Sony ZV-E10, yung kit lens na kasama niya is 16-50 tas naka-crop pa siya pag naka-on yung stabilization niya. Masyadong malapit yung mukha natin sa camera. Sa lens na to, wide angle na siya. Para siyang GoPro pero mas maganda yung quality kahit sa madilim na lugar. Okay, so tara, i-unbox na natin to. Okay, so kung magtatanong kayo, sir, safe ba mag-order sa Lazada ng mga lens? Hindi ba siya mabasag? Papakita ko lang sa inyo, guys, ganito kakapal. Hindi nyo siya basta-basta masisira pag nahulog. Okay, so ito na siya, guys. So in-order natin to sa Manila Vintage Primes. Lalagay ko na lang sa taas yung Lazada page nila. And then i-click nyo lang yung link sa ibaba kung gusto nyo mag-order ng mga lens sa kanila. Kasi nakita ko mas mura sila sa ibang stores. Tapos marami rin feedback, and then syempre medyo mahal yung lens natin, dapat trusted yung seller na bibili natin sa Lazada, and syempre may money back guarantee din ito sa Lazada. So aside na nakalagay sa carton niya, meron pa siyang bubble wrap sa loob. Diba sabi ko naman sa inyo, guys, makapal talaga yung packaging nito, kaya safe na safe talaga tayo. So thank you MVP Camera dahil dun ko in-order yung ating lens sa Lazada. Ayan. So nag-order tayo ng Viltrox AF13 1.4 aperture. So matagal kong pinagpilian to, guys. Actually nanood ako ng iba't ibang video sa YouTube kasi ang pinag-iisipan ko is yung Sigma 16 or itong Viltrox 13. Pero unang-una tinignan ko yung wide angle lens nila. Pareho, and mas maganda yung pagka-wide angle lens nitong Viltrox. And in fairness, may kasama na siyang UV filter. So, yung pinakita natin na ND filter kanina, magagamit kasi natin to kapag masyadong maliwanag sa labas. So, ito namang UV filter na kasama ng Viltrox para maiwasan yung mga glare na tatama sa lens natin. So, bakit Viltrox yung napili ko? Bakit hindi Sigma? Mas kilala na yung Sigma. Mas marami na gumagamit ng Sigma. So, una-una, yung wide angle niya is saktong-sakto lang para sa akin kasi nagva-vlog tayo sa labas. So, yung 13mm, pwede din siya sa sit-down vlog katulad nito na ginagawa natin. Pero ang gamit kasi natin ngayon is yung kit lens ng Sony. So, ngayon pala natin matetesting itong Viltrox, no? So, yun, buksan na natin, guys. Okay, so ito yung UV filter na kasama. And then, ito naman yung receipt na kasama. So, baka kailangan na natin ito in the future para mag-claim ng warranty, pero wag naman sana. Okay? Malaki yung nakuha nating discount dito, guys, kasi unang-una, nag-collect tayo ng voucher sa Lazada, so nagamit natin siya, tapos free shipping pa. Kaya malaki talaga yung na-discount natin kumpara mo kung bibilin mo siya sa mall. Kaya talagang inantay ko yung super sale ng Lazada na 10-10 para mabili natin to. Ayan, so nakita nyo naman, sealed talaga siya. Ito yung first prime lens natin. Hindi lang sa channel na to, kundi ako personally, first prime lens ko to na binili at
pinag-investan talaga ng maigi. Okay guys, so pagbukas natin, may kasama na agad siyang carrying case. Ayan. So buksan na rin natin para makita natin kung ano yung material niya. Okay, so yung material niya, parang may pagka-suede siya outside. And then yung inner niya, may pagka-suede rin siya. Ayan. So, hindi magagasgas yung lens mo kapag nilagay mo rito. Medyo malaki siya. For sure, kasya dito yung 16 to 50 na kit lens natin ng ZV-E10. And then meron din siyang certificate na authentic siya. And then of course, yung ating silica gel. Ayan, okay. Manual and warranty card. Ayan. So, buksan na natin siya guys. Ayan na siya guys. Okay. First impression, ang ganda niya, guys. Para ako may hawak na baby, sobrang ganda niya. Yung pagkakagawa sa kanya, made out of metal siya. Hindi katulad ng ibang lens. Actually, ito pa yung nagpa-decide sa akin na ito yung kunin kasi all metal body siya. Even yung lens hood niya, metal. Hindi katulad ng ibang lens. Actually, Sigma na 16, made out of plastic siya. Majority made out of plastic. Eh, ayoko naman nung plastic. So, kahit mabigat ito ng konti, eh, mas gusto ko na to. At alam kong mas matibay siya. So, ayan siya. So, may takip siya dito sa likod. Dito ipapasok yung camera. So, ayan yung pinaka-lens niya. Yung takip. And then, ito naman yung lens hood. So, buksan na natin. Ayan siya guys. Ayan. Kung familiar kayo sa GoPro or sa mga action camera, di ba wide angle palagi yung lens niya para pag nagva-vlog ka or nasa labas ka, kita yung buong background mo kasi nga action camera siya. Yung Sony ZV-E10 or yung other mirrorless camera or other SLR, standard shoot lang siya. Parang ganito, no? Hindi siya masyadong wide. So, ito, kaya natin ito binili. So, para pang nagbablog tayo, malaki yung masasakop na image sa likod natin. So, ito yung lens hood niya. Metal siya. Medyo may kabigatan siya, pero doon mo makikita yung quality ng pagkakagawa eh. Kung mabigat or hindi. Ayan, ito yung itsura niya guys pag nakakabit yung lens hood. Okay. So, andito yung autofocus niya. Ayan. May ikot siya na ganyan. And then, yung aperture niya dito naman. Okay. So, kailangan testing na natin to, guys. Okay. So, papalitan na natin yung lens natin in 3, 2, 1. Ayan. Nalagay na natin yung ating Viltrox na lens. So, minapansin ba kayo, guys? Diba, nag-widen ng konti yung ating background, no? So, yung kanina, mas malapit sila sa akin. Ngayon naman, medyo nilayo ko ng konti kasi makikita nyo yung kalat ng studio natin kapag hindi ko sila inalis kasi nga nag-widen yung view natin. Ngayon naman, testing natin yung autofocus niya kung mabilis ba mag-focus and defocus sa gamit or hindi. So, dito natin umpisahan. So, subukan din natin i-zoom in ng konti para makita nyo yung pagka-blur ng background natin. Okay guys, so susubukan naman natin sa labas itong Viltrox para ma-check din natin kung gaano ka-wide yung wide angle lens nito. So tara, samahan nyo ako. So ayan guys, nasa labas tayo ng office ngayon. Check natin yung bago nating 13mm na lens from Viltrox. Siguro mga 12 inches yung layo or isang ruler yung layo ng camera sa mukha ko. Pero wide angle lens siya, hindi siya yung masikip or yung hindi siya yung parang nakasiksik tayo sa loob ng lens.
And then nakita niyo naman, may bokeh effect siya, medyo blurred yung background natin. Hindi niyo kita masyado yung colors ng kotse ko, no. Medyo makalat siya, may mga inayos ako mga gamit. Pero anong tingin niyo guys? Maganda ba yung pagka-blurred? Hindi ba tayo parang fish eye or yung parang pabilog yung gilid natin? Let me know dun sa comment section. Ngayon naman testingin natin sa labas. So pupunta tayo sa ibang lugar para makita natin kung ano naman yung itsura ng ating 13mm na prime lens pag naglalakad tayo gamit yung gimbal. Okay guys, so andito tayo ngayon sa Lola sa Conrad. Dito na tayo magdi-dinner and sinubukan na rin natin yung ating 13mm na lens. So far so good, maganda yung pagka-background. Okay, so don't forget to subscribe, like, and comment sa ating video. Kung meron kayong gustong tanong, i-comment nyo lang down below. So guys, thank you for watching and see you on the next vlog.